Alright guys, ito na. Pinakaintay ninyo, no? Ang seat height, kaya ba to ng 5'1, 5'2, 5'3, 5'4, hanggang 5'10,000? So, tingnan natin kung kakayanin ba yung seat height. Ayan, ayan. Magpusan ang asawa ko. Pakanan. Yan, yun. Babamin pa lang. Yun, saan mo? Yun, oh, ako marunong na. Pwedes na. Sige, sakay ka. 5'1 ha, 5'1. Atin ang 5'1. Medyo madilim lang, pero kaya naman tingin ba. Yan, mahal. Sige naman. Kaya ba? I-flat foot mo. I-tayo mo. Baka kami preno. Yan, ganyan. Di ba nanda rin eh? Kaya ba? Wala ka pa sa gutter. Medyo madilim, no? Kaya, no? Kaya? Kaya, 5'1. Medyo naka... tiptoe, no? Kaya? Pero kaya? Ha? Ayun, no, 5'1. Ayun ang itsura niya pag 5'1. Ayan, yan ang itsura. 5'1, oh. 5'1 yan, eh. Ayan, ayan, ganyan. Ayan, oh. So, kung 5'2 ka o 5'3, di mas kayang-kaya mo. So, ayun, ayan lang siya. Ayan lang, yan ang i-plug din, oh. Wala na iba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Wala, ayun lang. Ah, 5'9 ako, 5'9. Ayan. Hindi siya problema sa'yo, sa mga, sa ating mga Asian na iba, mga 5'3, 5'2, 5'4. Kayang-kaya yung dalin to. Saka magaan lang to, 160 lang to. Magaan lang talaga sa promise, kayang-kaya yung dalin to. Alright. Tara. Let's go! So, nalaman nyo na kung ano yung seat height. So, sana mapanood nyo, no? At support my channel. Hindi lang naman ito patungkol sa pag-umotor. Ito ay patungkol din sa Diyos natin, no? Na makilala nyo ang Diyos natin. Kasi ito naman talaga ang dahilan kung bata ko nag-vlog. Wala nang iba. Alright. Kasi kung puro motor lang, Zephyr, wala rin kwenta yun. Puro rice-rice lang, wala rin kwenta yun. It will never make you right or acceptable sa sight ng Diyos natin. At dahil nga ito ngayon ay bukas, kasi February 13 ngayon, bukas 14 sa mundo, Valentine's Day, but I see it as a Heart's Day, no? Pero para na rin masamantala yung season, no, ng pagmamahalan. Ang tunay talaga na nagmahal sa atin ay ang Diyos. So sa John 3:16, pati naging message ko sa church kanina, na yung sa 1 John chapter 4 verse 9, na pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya, anong ibinigay niya o inalay niya ang Panginoong Jesus para sa ating kasalanan, no? Ayun talaga, ang pag-ibig ng Diyos, ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay sakripisyo. Okay, hindi inuuna ang sarili, bagkus inuuna yung kapakanan ng iba. At yun ang ginawa ng Diyos, di ba? Kung inayaan tayo ng Diyos na sa ating kasalanan, hindi siya nagsubo ng tagapagligtas, hindi siya nagkatamang tao, e paano tayo? So lahat tayo mapupunta sa impyerno kasi ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. Okay? At kapag sinabi nating sin, okay? That means separation from God. Okay? Nahihiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ito na yata, ang bilis lang, no? Ikot lang kami talaga. Ah, malapit na? Okay, so bayad na. Ubus na kagad yung 200 na niload ko. Buti na lang, may 200 lang na load sa RFID. Ito na yun, no? Pulilan. Ah, ito na pala yung pulilan. Pambira, no? Ang sarap, no?
RFID, ito na, RFID. Nagdumansa naman tayo. Oop. Tinga. Tingin niya. Ah. Oops. Open sesame, iangat mo. Ah, yeah. Oh, 137 ah. Ano yun, yun yung tira ko? Ha? Huh? Ah, balance. Okay, saan tayo ngayon? Makaliwa. Okay, 12, ang biro, 137. So, bali, 63. Tama ba? Tama ba itong dinan? Okay, sige, hindi. Baka mali lang yung nilikuan ko eh. Ang bihira, no? 63, yung bayad. Sarap ng big bike, nakakadano kahit saan. Walang restrictions. Alright. Tara, saan tayo? Ah, next ulit. Pabira, umikutan tayo. Yun ang problema, medyo magastos lang ng konti. Kakabahayad ko lang, kabahayad uli ako. Bira, naputol yung preaching ko. Ito, open sesame ka ulit ha. Pabira, pag di ka nagbukas, pabira, sisirain kita. Joke lang. Woo! Sarap ng gabi, no? Walang traffic, walang ganito, sarap. Makain dalawa lang, di ba? Sunod naman, Baguio. Babagyo kayo, balikat. Ba't ayaw mo ba dito? Akas dito. Oh, mira, mali. Sorry. Ah, sino to? Shoutout, diba? Shoutout, ha? Ang bira. Inom ako, ha? Ah, sabi to. May cash lane pa rin pala. Biyaheng easy. What is iwas huli? Tinga. Balance, 200. Ah, go. Ang bira. Kinakabahan ako, may bumagsak. Tama na ako sa ulo. Okay, break tayo. Kaya kung sinabi na Antonio ng pag-ibig eh sa Diyos, pansinin ninyo yung ginawa ng Diyos para sa atin, no? At totoo rin naman na kahit ang history ay magpapatunay na talagang pumanaw ang Panginoong Jesus. At ang pumanaw siya dahil sa ating mga kasalanan, He became sin for us. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. He died on the cross. He bore our sins. He died on our place to appease God's wrath, to be the propitiation for our sins. Siya yung nagbayad. Imbis na tayo. At kaya hindi tayo yung nagbayad kasi wala tayong pambayad. Ha? Wala kang budget. Low budget ka. At kahit may budget ka, kahit meron kang yaman, hindi tatanggapin ng Diyos yung bayad mo. Bakit? Kasi yung pambayad mo ay isa lamang kung maduming basahan. Ano ibig sabihin, kahit gano'n ka kabuting tao, okay, wala pa rin, kahit ang rinayin mo, wala pa rin, kasi isang matinding katotohanan, lahat tayo nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So matututunan mo lang ang tunay na pag-ibig kung matutunan mo ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos. Okay, He that loveth not knoweth not God, for God is love. Okay, ang tunay na nagmamahal ay yung tunay na nakaranas ang pag-ibig ng Diyos. Kaya maraming mga mapagsamantala eh. Sa market, maraming mga mandaraya, maraming nanluloko, maraming mga scammer, kasi mahal nila sarili nila eh. Gusto nilang makaisa, gusto nilang makalamang, gusto nilang makabenta lang. Sa makabenta, okay na yun. Diba? Kasi hindi nila mahal yung kapwa nila. O, diba? Ang mahal lang nila, yung sarili nila, at ang gusto nila magkaroon ng pera. Alright, so yun lang guys, I hope you learned something about love. That God is love because love is of God. Tama ba yung grammar ko? God is love and love is of God. Tama ba? Basta ganun. Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay ang Diyos natin. Alright guys, so dyan kami galing, no? Umikot lang kami, pambira, nagbayad na agad ako ng 63 pesos. At I really enjoy this machine, itong ride na to. Ang sarap. Oh, ang sarap sobra. May power talaga siya, oh. Tara. Ito na lang tayo. Sa 100 lang. Mantika na makalimutan, no? Oh. Ang pag-ibig pala ng Diyos ay kaligtasan yung pala. Kalimutan ko na. Kulang kasi sarap ko na. Ang pag-ibig ng Diyos ay kaligtasan. Para tayo ay iligtas. Mula sa impyerno, mula sa galit niya. Siya ay nagsugo ng tagapagligtas sa Panginoong Yesus. Katawang tao ang Diyos sa katauhan ni Yesus para nang sa ganoon tayo ay maligtas. At walang ibinigay na pangalan mula sa langit. Okay, maliban sa ating Panginoong Yesus. How can we be saved? Diba? Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Alright.
I guess sa ilang at I hope you will still support this channel. I don't know, but I will just do kung ano yung kaya kong iambag sa motovlogging community. Alright guys, good night. We'll see you on the next vlog. To God be the glory. Alright.